Welcome back to your channel. This is channel one. Because you are number one. Okay, ano meron? Meron po kaming bagong bonding ni Kuya Gwin. Dahil si Kuya Gwin is, how old are you, Kuya Gwin? Ha? Dahil si Kuya Gwin ay 10 years old na po. Kami ng dalawa ang naghuhugas ng pinggan. So, punta kayo dun. Tingnan nyo kung paano siya mag-wet. This is the hardest one to make wet because its job is to put water through. Anong first step pa lang ng pinggan? Wet all the things. Magkatain muna lahat. Babanlawan lahat. Kasi, it's like washing your hands. Babanlawan muna kasi para dumikit yung sabon. Love, sarado saka para sabon. Hindi mag... Saka sa likod mo. Para hindi magdumi yung sponge. Diba? Si Emir, usually, pagka ganito, si Emir kasama ni Daddy. Naglalaro sila. Yun ang bonding nila ni Daddy. Bonding time. So, anong ka? Nilalaro natin? Aww. How do you do that? Hindi anak. Ano mo lang? It's soft. It's not wet. Okay na yun. No? Okay, masahin mo lang. I did. Eh, hindi mo pwede, hindi ka pwede mag-start. So, hindi ko po siya pinapabaya ang mag-itong mag-ugas. Ginagawa ko, taga-sabon siya. Ako taga-banlaw. So, yun nga, sinasabi ko sa kanya, etong time na to, bonding moment. Ano to ba? May ginagawa si Mami. Bonding moment namin ni Gwin at bonding moment ni Emir at ni Daddy. So, meron po akong binabasa ngayong libro. Ang title po niya is Love-Powered Parenting. Love-Powered Parenting. Ang sumulat po ay si Tom and Shondell Holiday. Parang yun. Oh, no! So, ang sabi po doon, be intentional in parenting. Mami, hagarap po. Hindi po pwedeng sasabihin yung, understood na ng bata yon. Alam na nila. Hindi po pwedeng. No, no, what? Mas maganda, lagi po kayong nagsasalita sa kanila. Okay, one of you has to press. Lagi nyo po silang kakausapin. Importante na sasabihin niyo sa kanila ng diretso. Kasi pagka po in-assume na natin na alam na nila, no, hindi tayo nagkakaintindihan. Hindi tayo nagkakaintindihan. You know, you need to ask. You don't assume. You ask and you know. Yeah. If they don't know, you know. If they don't know, you don't get mad. You teach them. Diba? Train up a child the way he should go. And when they grow up, they will not depart from it. Sabi. So, 10 years old na po si Gwin. At siya mismo yung nag-volunteer na, Mami, you want me to help you? I mean, I've done this when I was 4 by myself. Nung 4 siya, pinagagawa namin. Pero tumigil siya kasi it's still, for some reason, he's still too young. I feel like it's white age. No, you know why? Wow. Mas maaga kang nag-matured kasi naging kuya ka agad. Yeah. Nang at 3, kuya ka na. Kaya, yeah. Ayaw naman namin na dahil lang naging kuya ka, eh, nag-matured ka agad. We want it to be natural. You know, bawat bata po, may stages yan.
di ba? Hindi pwedeng hindi ka na naging bata dahil kuya ka lang. Di ba? Hindi ganun. One week ka na stop. You will start pagkatapos, pagka-empty na tong ano, kasi wala kang lagay. Oh, ilagay mo dyan. I feel like it's all wet now. All wet. Wet. Kasi, kailangan natin balawan muna. Bakit? Para hindi magdumi yung sponge. Kasi dun po sa sponge, tumitigil yung mga bakit. Every night po namin itong ginagawa. Baka sabihin nyo para sa video. No. Every night po namin itong ginagawa. If this is our way, Rick and Mommy's way. It's our date night. No. Yung paghuhugas ng pinggan. No. Ayaw mo? No. It's a family night. Oh. It's a what? Family night. Family night. Yeah, because Ah, tapos sabi dun sa nabasa ko, bawat isang anak nyo, kailangan may time kayo sa kanila, individually. Because you don't want them to grow up dependent to their siblings or dependent to you. Kaya gusto mong makilala sila isa-isa as a mom. Hindi lang as a whole. Hindi lang as a family or as both of them as siblings. Kailangan bawat isa kausapin. It's in 1940s. Okay, we can start. Look like this. Look at this. Look at this. Ikaw, anong favorite part mo sa paghugas natin? Huh? Habang naghugas tayo, anong favorite part mo habang naghugas tayo? Ako ang favorite part ko yung pagkakwentuhan natin. Like, how was your day? Ano nangyari sa camp? O kaya what camp? Diba nagsimula tayo ngayon summer, yung mga summer camp? Yeah. Natatanong kita kung gusto mo ba ang basketball? Yeah. Kung ano sa palagay mo, strength mo, at saka weakness mo. Diba? Yun yung favorite part ko ng paghuhugas natin. Ikaw, anong favorite part mo ng paghuhugas? I don't know. Ano? I don't know. si Gwyn po, man of few words. Kung gaano kadaldal yung kung gaano kadaldal si Bonsoy namin, si Emir. Kung gaano siya kadaldal, si Gwyn, sobrang tahimik. Oh no! Ipinaprocess niya lahat. Do you see that? Ipinaprocess niya lahat sa isip niya. Tapos hindi siya nagsasalita ang mata. Hoy, pinaglalaroan mo na. Yeah. Anak, hindi to sa Edo. Diba sabi ko sa'yo, pagka ano, yung rough part yung gagamitin. Oh, rough part na dito kasi ayaw matanggalin. Ay na mo, wala na. Hawakan mo. No, it's still what? So, nakatungtong po siya sa footstool. Do I need it? Or... Actually, hindi niya kailangan nun. Pero kasi, nanonood siya nung NBA. 2K. 2K. I'm watching them play, so that's why I have this. Kaya siya naka-footstool. You turn off the water because we're wasting so much. Yeah. Diba? Yeah. Mag-waste. Conserve water. Ilang taon ka na? Binata ka na? No. May crush ka na ba? Oh no! Bata!
Oh, Gwen, since it's ikaw na-experience mo ang school sa Pilipinas at school sa Amerika, anong sa palagay mo ang difference? Okay. Walang hiiyak ah. The boys always got in trouble. Bakit? I don't know the green for loud. It's like being too loud. Oh, ganun. She's like, eh. I mean, that was snack. We didn't even get to use the playground on there. Depende po kasi yun sa last one. Hindi, kasi ako, maganda yung school ko sa Pilipinas, di ba? Demo nakatapos ako. You said you got disgusted on that classroom. Yung sa'yo. Oh no! Yung kasi pong huling pinagpupa niya, hindi na namin sasabihin kung ano. Pero meron silang playground doon na, alam niyo yung plastic na playground. You know like the slides that you can buy and parang stuff? Parang Fisher Price na ganon. So meron silang ganon. Pero hindi sila pinapagamit sa estudyante. Oh no! Sabi ni Gwen, we didn't even use it. Tapos daw, nagsasnacks daw sila. Nagsasnacks daw sila. Sa inside ng classroom. Eh, pagka daw nagkakwentuhan sila, napapagalitan sila pag malakas ang boses. Salad. Hello! Oh, no! And it's snack. Hindi naman nag-iisa. Ano? Sorry. Uh-oh. Pero maganda ang educational system sa Pilipinas. Kasi yeah, sa Pilipinas, maganda. Kasi sa Pilipinas, straightforward. Yeah, oh, mga subjects, talaga. Dito kasi, you have to work it on your own. Wait, what does that mean? Ibig sabihin, kung hindi ka magbabasa ng 20 minutes a day or 30 minutes a day, mahuhuli ka sa grammar mo. Hindi ka para tutupan. Hindi ganon. Kaya dito, importante na tinututukan din ng parents yung mga anak nila. Kasi dito, ang gusto ng mga teacher, yun talagang parent-teacher cooperation towards the children. Yun ang gusto nila. Hindi, it's not all the teacher's job. But it should be followed up at all. So, hindi sila nagbibigay ng assignment, pero hindi nila tututukan ng anak mo kung alam nilang pinapabayaan mo din sa bahay. Alam mo yun. Kasi kita naman yun sa bata. Kita ang bata na inaalagaan at yung bata na how? I don't know the way they act. Tapos pagpapasok sa school, kung naliligo ba o maayos ba yung isyo ba? Alam mo yun. Uy, nababalik. Oh, no! So, ayun. So, magandang bonding to para sa mga anak nyo na 10 years old na kagaya ni Gwen to learn household chores. Kasi importante po yun na matutunan ng mga bata. Importante. Kaya yun lang. Maganda tong bonding, hindi lang para matutunan nila household chores, kundi para din magkwentuhan kayo, di ba, anak ko? Yeah. Also, to say like and subscribe. We need 1 million subscribers! And always remember, Jesus loves us. Jesus loves us. Yeah? Yup. Oh, bye-bye! Tatapusin na namin to. Yup. Oh. No. Anong score? Si Emir 17-13. Oh, bye-bye na.